Magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Okay, at una po sa lahat, sir, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po sa inyong pamilya. Maaari niyo po bang ikwento kay Attorney JV kung ano po ang nangyari, sir? Yung hapon na po yun, ma'am, kukuha na po yung kapatid ko ng pera doon po sa pawn shop. Tapos hanggang sa nakakuha na po ng pera na pinadala po ng isa akong kapatid na nagsasabi po doon na yung lalaki po na suspect namin is naghulog po ng pera, pero na-discover po ng mga polis at mga kamangkaan ako na wala pong resibo ng galing po sa lalaki. At nung pagkatapos na pong nanggaling na po sa lungsod, umuwi na po yung kapatid ko. Pagbaba po ng tricycle, doon na po yung gunman, binaril na po yung kapatid ko. So shooting incident yung nangyari dito? Opo, sir. Pagkababa ng inyo pong kapatid galing ng pawn shop? Opo. Okay, siya ay binaril? Binaril po. Okay. Saang part tinamaan po ang inyong kapatid? Sa likod po. Sa likod? Opo. Okay, na siyang nagdulot ng kanyang pagkamatay. Opo. Later on. Well, sabi mo kanina meron kang suspect. Meron po, meron po kami suspect po, sir. Okay, itong suspect ba na to ay kakilala nyo rin? Kakilala rin ng kapatid po ninyo? Hindi po. Umamin na po yung kapatid namin, sir, nung may nangyari po sa kapatid ko, nung na-depress na po yung kapatid ko. Tapos yun na po, sinabi na po ng kapatid ko na yun po yung ama ng bata, bunso pong anak ng babae po. Ah, okay. So, ang sinasabi mo sa amin, ang suspect or person of interest natin dito ay yung mismong tatay ng anak. Bunso po, na babae. Ng inyo pong kapatid. Opo. Sila ba ay kasal? Hindi po. So, sila ay nagkaroon ng siguro relasyon noong araw? Opo. Na hindi na sila nagkamabutihan? Mm-mm. Okay, so hindi na sila wala ng relasyon ngayon? Opo. Kaya pala nasabi mo kanina na parang nanggaling yung pera dito sa mismong suspect natin. So, I suppose yun ay para sa bata. Opo. Okay. Gumawa po sila ng kasulatan po dahil po nung hospital po yung anak nila, humingi po ng sustento yung mama po ng bata. Kapatid tapos, mo? Opo. Ilang taon yung bata dito? 2 years old po. 2 years old pa lang? Opo. Tapos okay. Maisa pang bata na nadamay. Sabi nyo, no, siya yung pinaghihinalaan natin, yung suspect opo. Natin. Bakit? Bakit siya? No, nandun ba siya nung araw na yon? May galit na po yung lalaki po sa kapatid ko simula nung pinatawag po siya sa DSWD para masitol po yung hiningan po siya ng sustento ng kapatid ko. Okay, so may motibo tayo. Opo. Kumbaga, no? At yung kapatid nyo nga po, namatay, no? Dahil nga po dun sa tama ng bala sa kanya. Meron na po ba tayong kaso na na-file? Actually, sir, nakahanda na po yung kaso, sir. Pero hindi pa nga po namin may sampa, dulot po nga po ng hindi pa po na-release yung death certificate. Kaya po ako pumunta sa inyong programa po para po humingi ng tulong para po masampa na po yung kaso. Okay, oo. So, sabi mo, naka-ready na yung isasampang kaso. Oo po. So, I suppose, yari, pag ganyan kasi, pag ready na yung kaso, ipa-file na lang. Mm-mm. Nagkaroon na ng investigation yung ating mga kapulisan, ang ating mga authorities. And meron na silang talaga na-confirm, opo, evidence na eto nga yung tao na dapat nating sampahan. Sergeant Kilap-Kilap, magandang hapon po sa inyo. Sir, magandang hapon po. Sir, kayo po pala yung nag-imbestiga patungkol po dun sa nangyaring shooting incident noong yes, February 16. Sir, ano na po yung findings natin or report natin? Sir, may eyewitness na po tayo at ready na for signature yung mga affidavit natin para ma-file na po yung kaso. Ah, so ready na. So may mga eyewitnesses tayo. So kompleto yes, na po yung ebidensya natin, Sergeant Kilap-Kilap. Mayroong iba pang ebidensya po para po ma-support natin. Pero supplemental lang po natin para dagdag ano, lakas. Ah, okay. So, Sergeant, no, tama po bang ang pagkakaintindi ko na kung anong hawak natin ngayon ay sasapat na for purposes of filing yung ating reklamo kung may mga may dadagdag tayong ebidensya later on, okay, supplement na lang, kumbaga yes, pang-corroborate na lang yung mga ebidensya po na yon. Yes po, tama po. Okay, so dahil nga ready na yung, sorry, ready na yung reklamo natin, mm-hmm. So malamang na-identify, no, may eyewitness na talagang yes, makakapag-identify ng gunman, okay, at nakikilala natin yung kanyang pagkatao, yung pangalan niya, taga saan siya, at kung sino talaga siya. Okay. Sergeant, ang sabi po kasi dito ni Sir Jeffrey, inihintay na lang po yung death certificate ng ating biktima. Sir, bakit po ba hindi pa nare-release yung death certificate ng inyong kapatid? Kasi nga po may balance pa po kaming bill doon sa hospital po. Ah, so nung binaril po ang inyong kapatid, nadala pa pala siya sa hospital? Opo, opo.
hindi siya dead on arrival? Hindi po. Mga ilang araw pa po siya sa ospital? Umabot lang po ng ano. Hapon po siya, February 16 po siya dinala doon sa ospital. Tapos kinabukasan po 11 a.m. Kinabukasan din. Oo. Pero ano na siya, unconscious? Opo. Wala na siyang nasabi sa inyo, wala na, hindi nyo na nakausap. Kumbaga, no? Opo. Magandang hapon po, Admiral Balilo. Attorney Jay, Shari, magandang hapon po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Ayan, sir. Sir, tumawag po kami sa inyo kasi based po sa information na nabigay sa amin kanina ni Sir Jeffrey, ang person of interest natin dito ay membro po ng Coast Guard. So, lumalapit po kami sa inyong tanggapan, sir. Matanong ko muna, ito po bang Coast Guard personnel natin na ito ay nagre-report pa sa trabaho? Opo, siya po ay under restricted po siya under protective custody. Magmula po nung kami po ay na-inform na meron pong reklamo sa kanya, we are conducting our own investigation and ang sabi ko nga po ay kung meron pong talaga pong kaso na na-file sa kanya, kami po ay magko-cooperate at hindi po namin po ito tolerate at tutulungan po namin yung polisya at yung pamilya na makamit yung justisya. Okay. So, sir, na-mention nyo kanina, no, parang nasa restrictive custody ba? Tama po ba yung pagkakarinig ko? Ibig pong sabihin, in case na ang ating polisya or rather ang ating mga piskalya ay magre-require ng subpoena dito sa ating Coast Guard personnel, ay tayo ay makakatulong para sa coordination kasi hindi na natin siya hahanapin. Hindi na po. I-assist po natin. Katulad po nung nasabi ko sa inyo, nung na-inform kami nung na maaring siya ay sangkot sa isang murder case, ay kagiat po kagad ay dinirect namin yung kanyang district commander to take hold of him at ilagay po sa headquarters ng Coast Guard District North, Eastern Luzon. Nasa custody po siya ng aming Provo Marshal. Ayan. This is very commendable, Shari, no? For Rear Admiral Armando Balilo na hindi nila tinotolerate yung any infractions, any wrongdoings ng kanilang mga tauhan. Yes, okay, and nung nabalitaan niya itong nangyari na to, eh meron na agad siyang ginawa. Okay, this is to protect din the proceedings at para later on magkakaroon ng coordination kasi baka naman malaman nitong ating Coast Guard personnel na meron na tong reklamo, eh magtatago na siya. Opo. Okay. So maraming salamat at mabuhay po kayo, Coast Guard Admiral Armando Balilo. At inaasahan po namin, no, ang inyong tulong as soon as ma-file po natin itong reklamo. Opo, maasahan po ninyo at kami po kailangan lamang inform at gagawin po namin yung part namin. Magandang hapon din po, Captain Angke. Magandang hapon po, sir, at magandang hapon po sa amin din ninyong tagapagtubaybay na inyong programa. Ayun, po. Ayun, sir, nakausap ko po kanina si Sergeant Kilap Kilap. At ready na nga raw po ang ating reklamo. Ang sabi po dito ni Sir Jeffrey, hinihintay na lang yung death certificate. Kasi siyari nga naman, pag murder case yung ating ipa-file, syempre may namatay. Opo. Okay. And the best proof of that is the death certificate. So kailangang hintayin yon. Okay. Aside of course, meron maramang ibang proof of death, pero no better evidence than the certificate of death. Police Captain, ganito po ang gagawin natin, no? Kasi hindi pa po nare-release yung death certificate. Kasi nga meron pang outstanding balance ang pamilya po ng ating biktima. Okay, lumapit po sila sa aming tanggapan, humihingi ng tulong na sana ma-release na yung death certificate, ma-file na natin ng kaso, makakamit natin yung hustisya. Okay? So sir, ang ACCIS party list po sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ay tutulong para sa pinakamabilis na panahon ay ma-release itong death certificate ng ating biktima. Okay, i-check natin siya rin dun sa hospital. Yes po. Oo, para ma-settle na natin agad yung outstanding balance ng ating pong biktima dito. And sir, Police Captain Angque, as soon as ma-settle po yon, ma-release yung death certificate, and hiling po namin sa inyo, sir, i-file po natin agad yung ating complaint affidavit. Opo sir, at maraming salamat po sa tulong ninyo sir. Maging tulong po ito para sa development ng kaso na tina-file sir. Yes sir. Police Captain, umaasa po kami ha na yung naging investigasyon ay comprehensive, sa lahat ng ebidensya ay naka-ready at sasapat for purposes of at least pag-piskalya establishing yung tinatawag na probable cause. Opo sir, lahat po ng mga ebidensya kagaya po na kasinumpang talay tayo ng kaiwitness. Pati na pong yung complainant yung kapatid ng
biktima po, sir. Nandito na po, ready na po, sir. At lahat po ng ibang ebidensya po ay inihanda na po namin. At yung iba pang ebidensya na kagaya ng yung mga text messages ng cellphone ay ini-request na rin namin yung warrant to disclose data. At anytime po, sir, pagka mayroon na pong death certificate, pa-file po na agad ito, sir. Ayan, napakabuting balita yan, Shari, okay? Mm-hmm. Na yung ating kapulisan ay hindi naghintay, hindi nag-delay. Okay, evidence, yung death certificate na lang talaga po ang hinihintay, mapafile na po yung reklamo. Pero isa pang favor, police captain, mahingi rin po natin no, yung mga evidence ang nahanap po ninyo for purposes of administrative liability rin ng ating Coast Guard personnel na to. Bukod sa criminal liability, dapat meron ding administrative liability etong ating Coast Guard, kung talagang nagkasala siya at malakas yung ating ebidensya, kailangan no tanggalin siya sa Coast Guard, Shari. Mm-hmm. Hindi pwede, hindi karapat dapat na ang isang ganitong klaseng pag-uugali ay nandito sa ating Coast Guard. Hindi nakakatawa yan at nakaka-apekto of course sa reputasyon ng Philippine Coast Guard. Yes, kaya action din agad po si Sir Arman Abalillo, yung spokesperson po ng Coast Guard. Tana, sa linya din po natin si Miss Jackie Lu. Ito po yung kapatid din po ng biktima. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon po, Ma'am Jackie Lu. Magandang hapon po, attorney. Matanong ko lang pala, ma'am, no, asan pala yung 2-year-old na anak nitong ating biktima? Nandito po sa bahay ng lola ko po. Nandiyan, no? So kayo po yung tumatayong magulang for yes, now, no? Po. So sana no, bigyan po natin ng we protect the child, no, especially yung mga needs po niya sa mga ganitong panahon, yes, Shari. Gustong-gusto lang po namin nga makamit po yung justicia para sa kapatid ko. Isa na lang po yung kulang is yung death certificate po. At sana ho, magbigyan po kami ng chance na matulungan niyo po. Lang po, maraming salamat at pati po kay Sir Rafi Tol po po. Thank you po. Ayan. Okay. Opo, Ma'am Jackie Lu, kami po ay natutuwa rin na kami ay makatulong. Okay, para sa inyong pagkamit po ng justicia. Okay, muli, Shari, tayo po ay nakikiramay sa nangyari po sa inyong kapatid. For now, ang aming pong magagawa ay tumulong na lang para at least mapanagot natin kung sino man po ang may sala. Opo. And Shari, gaya po nang na-mention. May gusto lang po, yes, panatang po idagdag. Yes po, ma'am. Kasi yung pong time na yun, yung cellphone ko po, ay cellphone niya po is nasa hospital po, dala-dala niyo pa, hindi po niyo yung binitawan. May nakita po ako mga text messages from galing po sa lalaki na yan. Gusto ko po sana na idagdag yun po sa ebidensya kung pwede lang po. Kung pwede po isama yung sa cellphone text messages po. Maari nyo po bang sabihin kung ano yung nilalaman ng mga conversations na yun? Kasi po, around 9 a.m. po, tumawag po ako sa kapatid ko. Ang sabi niya po, pupunta po siya sa Zamboanguita, which is yung town po namin dito. Mga 15 minutes po yung sakayan papunta doon. Ang sabi niya po is, magpapadala po ba ako ng pera? Tapos ko, sabi ko po, oo, mamaya na nga po. Kasi sabi niya, pupunta ako ng Zamboanguita, ihulog mo na lang po sa phone shop. Hindi lang po mention yung phone shop na name. Tapos sabi ko po, sige. Tapos tumawag ako ulit, 2 p.m. Sabi ko sa kanya na, magpapadala ko around 3 or 4 kasi may pupuntan mo na ako. Tapos yun po, tapos ko pong paghulog yung pera, mga 5 po to, nag-chat yung anak niya, sabi niya po na baril yung mama niya. Sobra ko pong uyak. Tapos hinanap ko po sa hospital kasi wala pong nakasama pong kamag-anak. Kasi yung tita ko po, inuna po din yung anak niya kasi isa po yun sa biktima. Tapos yung kapitbahay ko po namin, yung apo po nila, kasali din po, isa pong victim. So wala pong nakasama sa kapatid ko. Police lang po. Tapos nandun na po ako sa hospital. Nakausap ko pa po yung kapatid ko kasi buhay pa po. Nakita po ko po kasi sa video may dala-dala nyo pa yung bag na pink niya. Nandun, baka po may makita po akong text messages or ano po. Kaya hinanap-nanap ko po sa hospital. Sabi ng security, wala po, wala. Tapos hanggang sa ICU po pagkatapos ng operation, nagtanong po ako ulit. Tapos andun po pala yung bag, itinago lang po nila. Tapos nakita ko po, madaling araw po, nag-check po ako ng phone, may text messages po. On that day po, sabi nung guy, nag-text po siya ng kapatid ko, bukas, February 15, magpapadala siya.
Again po, wala pong nangyaring pagpapadala kasi February 15, around 9 a.m. Ma'am Jackie Lou, Ma'am Jackie Lou, okay? Ganito po ha, na-mention nyo na merong text conversation na gusto nyong ipadagdag sa ebidensya natin, no, sa pag-file ng reklamo. Ganito po ha, kasi kanina tinatanong ko na, no, kung ano po yung nilalaman nung text conversation na yan para ma-evaluate ko, or at least ma-assess ko man lang if makakatulong siya or mahalaga talaga siya, indispensable for purposes ng pag-file po natin ng ating reklamo. Ganito, ang gagawin natin, Ma'am Jackie, nakikinig pa naman sina Captain Angke at sina Sergeant Kilap Kilap. Okay? Ma'am, ibigay po natin sa kanila yung text conversation na yan. Okay? And sila po ang magdi-determine if kakailanganin pa nating idagdag yan. Naka-ready naman na po yung ating reklamo. Kung yan ay magpapalakas ng ating mga alegasyon, akusasyon, okay, sila po ay hindi po magdadalawang isip na idagdag yan kasi after all, sila ang nag-imbestiga. It is in their interest na mapanagot kung sino man ang may sala. Now, as to the issue na meron bang nangyaring kapabayaan po dito sa ating hospital, again, it is a separate investigation and we will make sure na we will take a look into it. Okay? So, naintindihan po namin ang inyo pong concerns. Okay? Nasabi na po kanina ni Sir Jeffrey Tubo, hindi po katanggap-tanggap na kailangan muna magbigay ng halaga, otherwise hindi sila, wala silang ibang gagawin. Hindi po katanggap-tanggap po yan. Okay? Life and death situation, emergency situation, meron nang nabaril dyan sa harap mo, duguan na. It is not only your legal obligation, it is also your moral and professional obligation na tulungan yan. Okay? Lahat ng doctors alam po yan. So kung we will take a look into it at titingnan natin kung sino dapat ang managot po dyan. Okay po, Ma'am Jackie Lou, ha? So, yes po, yes po. Ganun na lang po muna, sir. Okay? So, insofar as the death certificate, tutulong po ang ACCIS party list. Kakausapin po namin kayo sa likod para doon po malaman natin, Shari, kung ano pa yung mga kakailanganing tulong. Yes po. Kung magkano man po ang natira, pero ngayon po kasi ang nasa details po, yung meron po tayo ngayon is 105,000. Ngayon po, sir, ipapasok na po natin ito. Sabi nga po ni Atty. JV sa ACCIS party list sa office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo para po makatulong sa pagkuha po ng death certificate. Marang at gayon pa man, sir, kakausapin din po namin kayo sa kabilang studio kung may iba po pong matutulong ang Rafi Tulfo in action. Okay. At wag din po kayo mag-alala, sir, dahil from time to time kami po ay magbibigay ng update sa inyo at tutulungan po namin kayo sa pagsampa po ng kaso. Itututukan po natin ito. Sige, sir, kausapin po namin kayo, sir, sa kabilang studio. And maraming salamat din po and condolence po, Ma'am Jackie Lou. Magandang maraming salamat din po.